Magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo at sumayo rin. Manalangin tayo, Amang makapangyarihan, bigyan mo kami ng liwanag upang aming tunay na makilala si Jesus, hindi lamang kung siya'y tirasahan, kulay ng kanyang balat, ano ang kanyang lingwahe, na siya'y galing sa iyo at kilalanin namin to, at ang kanyang salita ay nagbibigay buhay, hindi lamang nagtuturo. Hiniling namin to sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating magandang balita ay kuha kay San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 6, ang mabuting balita. Nang panong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat na iyan? Anong karunungan iyang pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid niya na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y awin nilang kilalanin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang sa lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ng mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilipot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ito ang Ebanghelyo, Purihin ka nawa, O Jesucristo. Ang buhay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng lesyon. Kahit siya mismo ay hindi tinanggap ng kanyang kababayan, na kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak at kasambahay, sapagkat akala nila si Jesus ay ang anak na karpintero ni Maria at ang kanyang mga kapatid ay naroon. Na siya kilala niya nila at ang ordinaryo ang kanyang mga gawain na hindi siya ang pinili ng Diyos. Kaya nung siya ay nagpakita ng karunungan at nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling, hindi sila makapaniwala. Tayo man ay ganoon. Marami tayong mga prejudices at mga stereotypes sa ating mga kakilala. At dahil dito, hindi natin nakikilala na God at work in their lives. God at work in their deeds. God at work in their words. Sapagkat nauuna yung ating prejudices, yung ating mga judgment. Kaya nga, isang warning ng propeta ay hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan, na kanyang mga kababayan at kasambahay at kapamilya, ngunit tanggap sa lahat. Kaya mag-ingat po tayo na tayo'y madaig ng ating mga stereotypes, ng mga prejudices at ating mga prejudgment. Ito ay nagiging hadlang upang makita ang kapangyarihan ng Diyos at work sa ating lipunan at sa ating kapwa, tulad na nangyari sa buhay ni Jesus. Ipagpatuloy po natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mong hipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masasama. Amen. Ang ating panalangin ay para sa kaluluwa ni Brother Willie Lubrico, FMS, na namatay, ang presidente po ng Notre Dame University of Marbel. Sa ngayon, nakaburol dyan sa Tamuntaka at itilibing ng umaga alas 9. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon, pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.